Nangunguna sa produksyon ng palay sa buong bansa ang Ilocos Region sa nakalipas na 5 taon. Pumalo sa 1.9 metric tons ng palay ang naani noong nakaraang taon na mas mataas kumpara sa 1.7 metric tons noong 2021. Isa sa mga nakikitang rason dito ang iba't ibang programa sa palay. Katunayan, kahapon, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Department of Agrarian Reform, ipinasakamay nila ang mga kagamitang pansaka sa mga magsasaka. Kinabibilangan ito ng 10 tractors, 26 na hand tractors, 10 howling truck, 100 water pumps at iba pa. Nagkakahalaga ang mga ito ng higit 42 milyong piso. Nabibigyan din ho natin ng karangalan ang bagong bayani. Wala akong iba kundi kayong mga magsasaka na nagpapahayag sa buong bansa. Ito'y sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities Program ng Department of Agrarian Reform. Aabot sa 13,000 na mga magsasaka at higit 100 kooperatiba ang nakinabang sa mga nasabing tulong. Agrarian reform is not only about acquisition and distribution. It is about support services. Isinagawa ang turnover ceremony sa Provincial Training and Development Center sa Lingayen, Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.